Welcome back, class. So this video is the answer for our practice exercise in writing algebraic expression. Try to answer this one. Sa mga hindi pa nakasagot, do this and let's answer this practice exercise. Okay, I will give you 3 minutes. Alright, class. So let's answer your. Let's check your answer. Are you done? Alright, question number 1. The two number differ by 12. So, ganun yung question. So, let this number be Rx, no? Kung yung number na yan is X, so therefore, no? Two number differ by 12. Differ, it means magsasubtract ka, no? X minus 12. Ayan, ganyan yung two number differ by 12. Naintindihan? Tama ba yung sagot ninyo? This is the answer for number 1 question. Okay, number 2. Dito na tayo. The sum of 3 consecutive integer is 228. The sum, ibig sabihin mag-a-add, no? Kasi nga, the sum. 3 consecutive, ibig sabihin ng 3 consecutive, magkasunod, no? Na mga integers. Dapat daw kung i-add mo yung magkasunod na integers na yan, ang sagot niya ay 228. So, paano gagawin yon? So, let, kunyari, ito, no? Let x, no? Si x na lang yung number natin, no? Yung first integer. Kunyari, si x ang first integer mo, no? Ganon. Tapos, ano kaya ang second integer, no? 3 consecutive. Anong kasunod ng x? So, therefore, x plus 1. Ito yung magiging second integer. Oh, loading ang ating whiteboard. Okay, let's continue. So, ito na yung magiging second integer. Alright, naintindihan? Oh, ano ang kasunod na integer kaya dito? Kasi sabi niya 3 consecutive. So, ibig sabihin, kung yan yung value ng x mo, plus 2. Yan yung magiging third integer mo, no? Yung third integer. Yan. Bakit naging x plus 2, no? Kung nalilito kayo. So, tingnan mo. Pag sinabing consecutive, ibig sabihin magkasunod, di ba? So, let's have an example. If yung x na yan is 1, anong kasunod ng 1? Di ba? Dapat 2. Anong kasunod ng 2? 3. Yan yung sinasabing consecutive, no? Magkasunod. 1, 2, 3. So, if therefore, no, if yung x mo dito is 1, no, ba i-substitute mo yung value ng x, no, x plus 1. So, kung ang x mo daw ay 1, 1 plus 1, so this will be 2. O, tama, 2 ang second integer. Now, if this is 1, no, yung value ng x mo is 1, 1 plus 2, so therefore, 3 ang third integer mo, o, 3 ang third integer. So, therefore, tama itong nakuha mo na expression. Ganon. No, para ma-double check nyo lang kung tama ba yung nakuha yung expression o hindi, yung pagkakaintindi nyo sa word into algebraic. Okay? Now, dahil nakuha mo na yung expression na yan, balikan mo yung question. Sabi niya, the sum of 3 consecutive integers. No? Sabi niya, sum. Ibig sabihin, yung mga integer na yan, i-add mo lang. No? Sum. Ibig sabihin, kailangan mong i-add. So, x, oh, we will use black ball pen. Alright, ito. So, this is x, no? X, yan yung first integer. Idadagdag mo sa second integer mo, which is x plus 1. Ia-add mo daw yon. Next, ia-add mo daw yung third integer mo na x plus 2. Yan. Yan yung sinasabi niyang the sum of 3 consecutive integer is 228. So, sabi niya, is, pag is nga, equal sign yun, no? 228. Yan, ganun na maging expression mo sa number 2. Now, tingnan mo, lahat ng mga value ng x, kailangan mo niyang i-combine. At lahat naman ng constant, i-combine mo rin yan. No? Combined like terms. So, x plus x plus x, that is 3x. 1 plus 2, that is positive 3. Is equals to 228. Yan. Yan na, no? So, na yun, ang gagawin mo, itong 3 na to, no? Dahil nandito pa siya sa left side, ililipat mo siya sa right side, ang gagawin mo dyan ay magsasubtract ka ng 3 both sides. Yan.
magsasubtract ka para yan ay mailipat siya sa right side. O kasi magiging 0 na to. Positive 3 minus 3 is 0. So, 3x na lang natira sa left side. Is equals to 228 minus 3. That is 225. Yan. O, ito na yung expression mo. Tingnan mo, 3x. Ibig sabihin, nagmumultiply ka. 3 times x. So, kapag nagmumultiply, para makancel yan, kailangan mo mag-divide. No? Magdi-divide ka ngayon ng 3 both sides para makancel naman ito. 3 divided by 3 is 1. So, 1 na yan. So, natira dito ay x. X is equals to 225 divided by 3. That is, alright, 75. Yan. So, therefore, ito na yung value ng x mo, 75. O, tingnan mo dito yung ano mo. So, if this is 75, no, 75 daw yung first integers mo. Now, the value of x is 75. Ayan na naman siya. Loading. Alright, so this is, continue natin, 75, ayaw magsulat. 75 plus 1. So this is, yung second integer mo is 76. Next, this is 75 plus 2. So this will be 77. So, ito na yung sagot mo, 75, 76, 77. Yan yung 3 consecutive even, 3 consecutive integers, no? Sabi niya, kapag i-add mo daw yan lahat, try natin i-add yung 75, no? 76, tsaka si 77, kapag i-add mo daw to, dapat ang answer ay 228, no? Checking natin. So, this is 5 plus 6, 11 plus 7. That is 18, carry 1. O 7, 14, 21 plus 1, 22. Na, 228. O tama, di ba? 228. O tama yung sagot mo na 75, 76, at 77. Alright, naintindihan? Okay. Now, let's answer number 3, 2 consecutive even integers. O ito naman, yung tanong niya ay 2 consecutive even integers naman. No, sa test sa number 3. So number 3 yung sagot diyan, no? 2 consecutive even integers. So kailangan mo lang gagawin, no? Ay or kunyari x yung ating integers, no? Ay yung magiging unang integers mo. This is your integer. No. Now sabi niya ang even integers, ano yung mga even nga, 'di ba? 2, 4, 6, 8, no, at 0. So, kung 0 to or 2 itong value ng x mo, so, anong ano kaya ang second integer mo? No, at ano kaya ang second integer dito? So, anong gagawin mo sa x? No, para yung sagot niya ay either 2 or 4. O, if this is x, 2, so, anong idadagdag mo para maging 4 yung kasunod nun? O, diba? Plus 2, no? Kasi kung 2 ito, 2 plus 2, 4 yung second integer mo. Oh. Next integer mo sa 2 is 4. Yan. So, therefore, yan na yung sagot mo, no? X and X plus 2. Alright? Naintindihan ba? Okay. So, I hope you got it all, no? 3 correct answer. And thank you and have a nice day.